This accusation is absolutely false. I vehemently deny any of this. I have been in public service for over 3 decades. My track record speaks for itself. I've stood for what is right, what is truthful, since I was first elected into public office in 1992. This allegation distracts us from the real and more pressing issue. Former President Rodrigo Duterte himself took responsibility for the shortcomings of his administration's war on drugs. Shortcomings that led to the death of thousands of innocent men, women, and children. In speaking directly about the extrajudicial killings perpetrated during the war on drugs, President Duterte admitted under oath that he alone takes full legal responsibility for the actions of his subordinates who were acting under his orders. In other words, the former president has acknowledged his role in the thousands of deaths that took place under his watch. He also echoed the Tinanlaban narrative that was persistently used by police officers to justify deaths during supposed police operations. This admission is significant as it highlights that cases are now ripe for filing against those responsible for the extrajudicial killings during the drug war. Duterte has committed to take responsibility and face the consequences of this act as mandated by our laws. It is now up to the proper authorities to consider this statement carefully and ascertain the criminal liability of the responsible individuals, whether under the concept of command responsibility or conspiracy. These cases could include crimes against humanity, as penalized under Republic Act No. 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity. That's the title of the Republic Act. And other criminal laws, not to mention the potential jurisdiction of the ICC. Section 10 of RA 9851 establishes the principle of command responsibility, which holds superiors liable for crimes committed by their subordinates if they had knowledge of the crimes and failed to take necessary actions to prevent or repress them. The killings order under former President Duterte's so-called war on drugs meet all the elements of willful killing as a crime against humanity under Section 6 of RA 9851. The facts are clear. Medyo mahaba ito, you know. First, willful killings affected thousands of civilians, with the International Criminal Court estimating between 12,000 and 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. Second, the victims were primarily civilians, suspected by police authorities to be involved in drug-related activities. Third, these killings occurred in a widespread systematic attack across various cities, municipalities, and provinces throughout the Philippines. Fourth, these killings were executed under a state or organized organizational policy, namely the anti-drug campaign of former President Duterte, which included a national system of rewards within the police hierarchy. Duterte's admission in the Senate hearing, made spontaneously and as an admission against interest, is binding upon him. This must be recognized as evidence for all present and future cases relating to the war on drugs. What we witnessed during the former president's testimony was a shocking normalization of brutality, a normalization of death, and a disregard for due process that has infected our legal institutions. Duterte's nonchalant attitude towards life itself lies at the root of the thousands of deaths during his term. His casual language, his swearing in formal proceedings, mirrors the erosion of his standards
in his administration where the value of life itself was cast aside. Nakakalungkot na hindi nare-realize ni PRRD ang consequences ng mga sinasabi niya. Carelessly worded statements posted on Facebook by a normal citizen are called rants. Carelessly worded statements spoken by a president are called policy. And his coarse language, his casual swearing even in formal settings, which we saw again and again yesterday in the Senate, mirrors this erosion of his standards. What we witnessed during his time in office was not just a disregard for societal norms and the standards of the office he once held. It was a disregard for human life. It was a dismissal of the processes and safeguards designed to protect the life and liberty of our kababayan. Kita ninyo, naging katanggap-tanggap ang pagmumura, ang pagpatay. Naging katanggap-tanggap, pinapalakpakan siya. Are these the values we want to pass on to our children? The recent Senate hearing also laid bare another troubling truth. It is nearly impossible to hold a fair and objective inquiry when those who should be testifying are instead influencing the very proceedings. When resource persons are faced with figures like Senator Bato de la Rosa, there is no level playing field. The environment is one of intimidation, designed to silence or steer the narrative. Any witness who dares to speak out is at risk of being bullied or dismissed. Oo, may right si Senator Bato and even Senator Go to defend themselves. That is their right. A right denied to the thousands who could not defend themselves. Senator Bato, ay kung talagang sila ay matatapang, kung naniniwala kayo na wala kayong kasalanan, then show some real delicadeza and appear to our hearings where your statements can be challenged and cross-examined. Mga kababayan, yesterday we also saw how the former president was given a platform to rewrite history, to gaslight the nation by justifying acts that led to the thousands of deaths. This was not a hearing in the service of truth. It was a forum for denial, for him to rationalize the indefensible. Psalms 9:9-10 reminds us, and I quote, "The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. And they that know thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee." End of quote. The voices of the oppressed cry out for justice. And we stand here knowing that the Lord is on the side of those who seek righteousness and truth. We will not be swayed by these tactics, nor will we be deterred from seeking accountability. We are committed to ensuring that the victims of the war on drugs receive justice. The former president may attempt to dodge responsibility, but we will work tirelessly to hold him accountable for the lives lost, the families shattered, and the trust broken under his administration. Maraming maraming salamat po. Thank you, Chairman Abante and Fernandez. Kicking off today's first question, we'd like to recognize Meralis Moras from PTV4. Hi, good morning po, Chair Abante, Chair Fernandez. Sir, I understand may mga statement na rin po tayo kahapon denying the statements of Grijaldo. Pero just to be clear, para mas maipaliwanag lang po sa ating mga kababayan, so may nangyari nga po bang private meeting about dun sa statement nga with Grijaldo? And ano po kaya yung reason, kung meron man, na bakit siya kailangang ipatawag in private, si Grijaldo po? Dahil mahaba yung sinabi mo, ako nang sasagot, Chairman Abante. Unang-una talagang there was a incident na talagang pinatawag namin siya, pero not on our own volition, because it was Colonel Garma, as what I'm saying sa mga interview sa akin, that asked na kausapin si Colonel Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, according to Colonel Garma,
is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, andun si Colonel Grijaldo, so tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nang kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin, kasi nga kaibigan daw, siya makakapag-confirm nung mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na kami lang. Kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun din ang sinabi ko sa media that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. And I asked the permission of the chairman to be with me. And he accompanied me para at least transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses na at the two lawyers ni Garma, si chairman, saka ako, and then somebody, kilala ko siya sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So, we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko, ito, sabi ni Garma, mako-confirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. So, pinoint ko pa yung iba, yung 1999. Tama yung sinasabi niya. Pero yung kinuers namin siya at hinaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat eh. Gagamitan mo siya ng force eh. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba, there was still a lot of time for him to react, eh, no? Eh, unfortunately, hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling, ano, yung sa mga chairman, like si Ace, si Chairman Acop, saka si Congressman Paduano, about do sa isyong yon, kung pipilitin namin siyang magsalita. And it will be against sa ating procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, mayroon din ako sinasabi na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. Well, yun yung aking analysis dun sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, well, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. Mm. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. Ano? What happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo? Because it was asked by Colonel Garma. And sa amin, yun ang nakita kong naging repercussion ng ginawa namin. But of course, in every betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Opo. Sorry, follow-up lang, sir, dun sa sinabi nga niyong nakikita niyo itong ay demolition. Ano rin po yung masasabi niyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na subornation of perjury, at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against about this against you po, sir. Ano pong masasabi niyo ron, at bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo, kasi ang nasabi niyo po ang may abogado si Garma, but po walang abogado si Grijaldo? Kasi betting process pa lamang yun eh. Alam mo, sa Kongreso kinakausap muna namin, and then kapag nalaman namin na pwede nating i-validate yung mga sinasabi niya, then the lawyers will come out. So, that time, ano, wala namang lawyer na dala si Grijaldo eh, during that time eh. Ang may lawyer doon is si Garma. And that's the reason why we asked na kung pwede yung dalawang lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, kinokontrol ko po yan, alam ko po yung reward system. And then, bring your lawyer. Yun ang ano namin eh, yun ang sistema ng procedure namin sa betting eh. Kasi otherwise, kung una pa lamang, i-coerce na namin siya. Alam namin, babalikan kami niyan. We're not like that. And you have to remember that we have a lot of evidences already. As a matter of fact, yung ating pong sinasabi natin na corroborative, no? Na-corroborate na eh. Actually, hindi naman kay Colonel Garma nagsimula yan eh. Doon sa dalawang PDL na kinorroborate ni Jimmy Portalesa, ni kinorroborate ni Warden Padilla. Saka lamang dumating si Colonel Garma. Saka lang dumating si Commissioner.
Leonardo. So now, sinasabi ni Garna na ito, meron pang isang kaibigan ako na magko-corroborate doon sa mga sinabi ko. Well, actually, kahit wala siya, hindi nga siya, hindi nga siya pinag-uusapan namin, kaya nagulat ako nang nandun lang siya, nagsasalita siya against us. Well, script nila yun eh. Bahala sila doon. Well, panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya dahil nga, we will not take that sitting down. Of course, yung kanyang apidapit na kinoerce, hinaras, and under oath siya, mabigat yun. And we will do something. And this is will be collective. I mean, not me, not him, but the whole of the Quadcom. Because the integrity of the Quadcom is at stake here. And we have done nothing wrong. Sir, sorry yung sa statement lang po ni former President Duterte about subornation of perjury. Ano pong masasabi nyo dun na his... He even said na magfa-file siya ng case about this. Well, ako, carry on. We will take action on that. Kung magpa-file sila sa amin, then yun ang, ano, yun ang mga repercussion of the things that we are doing for the Quadcom and for the Filipino people. And if this is the way that we need to act on certain things that happen, then we will confront the issue. Thank you, Mela. Next question is from Tina Panganiban Perez of GMA7. Sir, clarification lang. Sinabi niyo, script nila yon. Kanino po? Kung nag-apidapit siya doon, tapos, well, actually, sa totoo lang, kaya ako nasabing script yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, during the time of power investigation, yung kay... Colonel Andulan, yung sa issue ng namatay si Cesar Perez, na kung saan si Colonel Andulan, siyang humuli kay Councilor Norbin Tamisin ng Los Baños, Laguna. And I'm very particular of that issue. And then suddenly, yung CCTV lumabas. Nakita natin na wala naman si Norbin Tamisin doon. And sniper yung tumira kay Mayor Cesar Perez. Si Colonel Andulan, from Batangas, siyang humuli kay Norbin Tamisin. So, when I was asking the Colonel Andulan about ano yung relationship mo kay Gerald Bato, sinabi niya na na-assign siya doon sa PNPA. At sa PNPA, during that time, yung anak ni Gerald Bato was in school, first year as plebo. So, yun ang sinabi ko, yun ang relasyon mo. And then suddenly, yung issue. Binanata na niya ako and ako nag-simmer down ako noon. Hindi naman ako masyado sumagot. Sabi ko kasi hindi naman ako kasi siya nga yung nag-mention ng babysitter, nagbe-babysit daw yung anak ko, ganun-ganun. Pero yung anak niya hindi niya hayaan mag-babysit. And of course ako nasaktan ako doon. Kaya sabi ko, wala akong mention na babies nagbe-babysit yung anak mo. I don't want to demean the position of the men in uniform. But sa kanya mismo, sabi ko, wag sanang ganun. Tapos hindi na ako masyadong sumagot doon. Sabi ko, pag nagkausap kami ni Gerald Bato, magkakausap kami ng maayos. But unfortunately, ito yung lumabas. Diba? Si Grijaldo lumabas doon, may epidemic. Na hindi naman siya yung pinag-uusapan natin dito sa Quadcom. Then suddenly, siya yung naging focal person doon sa kanila. So, I think there is a correlation about this. Sir, clarification po ulit. Are you saying it's a script of Colonel Grijaldo and Senator Bato? Yes, parang yun ang kanilang narration sa mga pangyayari dito at dinala nila sa Senado si Grijaldo. Sabi nga na isang presahin kanina, sino ba yung Grijaldo? Sabi ko, yan yung kaibigan ni Garma na isinama niya dun sa meeting namin. Na kung saan nabago na yung narration ni Colonel Garma na dumating si Colonel Grijaldo. And that I think we have to investigate why si Colonel Grijaldo na dumating sa meeting namin with Chairman Ace Barbers hindi na niya na-reveal yung katotohanan. And then yun na nga doon na nagboils down yung imbisigahan na namin si Chairman Garma kasi si GM Garma. Opo. Sir, sabi po ninyo the Quadcom will not take this sitting down. May legal action po ba kayong binabalak? And kung meron po, sino po yung kakasuhan nyo and ano pong kaso? So we haven't talked about it yet, no? But ako, sa akin,
kami ni Chair. Actually, ngayon lang kami nagkita ni Chairman Abante. But of course, parang hindi naman tama kung we will take this sitting down, no? We need to ferret out the deeper reason why this happened, that somebody will take his oath doon sa Senado and telling lies against the Quadcom. Hindi naman ako lamang ang tinira dito, but the whole of the committee. And it is incumbent upon the leadership of the Quadcom and the House as well to take action on this. Because I think he is under preventive suspension. If I'm not mistaken, because involved siya dun sa pagkamatay ni Barayuga, he is under preventive suspension. Kung he is under preventive suspension, somehow you can relate that he's doing this because, yun na nga, trying to get even with us. So, sana wag sa ganun. Wag sa ganun pong maraan. We are all, well, I believe that we are in the democratic way of our government, and okay lang yan. Basta harapin na lang namin yan kung ano mangyayari. And we will talk about it. Opo. Sir, babasahin ko lang po yung patanong ng office, although this was already mentioned kanina by Kong Abante. Ano ang mga gagawin sa mga pinagsasabi ni former President Duterte? Ano ang pwedeng ikaso? Makakatulong ba ito sa ICC? And I will add my own question. Kasi, di ba, dati nag-turn over kayo sa OSG ng documents for civil proceedings. May gagawin din po ba kayong ganong action in relation naman po sa criminal cases na connected po doon sa testimony ni President Duterte sa Senate? Well, nabanggit ko na, binanggit ko yung Republic Act number 9851, no? Na ang title noon, The Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Hindi kami magdidemanda . I mean, sa amin po, sa Quadcom, sinabi namin po ulit-ulit we just want justice to be done. Bilang chairman ng Committee on Human Rights, we just want justice to be done. Now, naniniwala naman kami sa war on drugs Pinapaniwalaan namin yan Ayaw namin ng drugs sa Pilipinas Ayaw natin manatili ang mga drug lords sa Pilipinas. Pero was it necessary to kill more than 20,000 people para lang ma-stop yung drugs sa ating bansa? No. Meron siyang tinabi na collateral damage. Collateral damage ba yung napatay na 3-year-old, napatay na 9-year-old, collateral damage ba si Kian Alejandro? O sinasabi nila, ilan ba ang napatay ng mga drug lords? Ilan ba? Oo, sa data na kinuha namin sa Philippine National Police, wala pang 100. Ilan ang napatay ng mga drug pushers, na mga talagang mahihirap? More than 7,000. Ilan ba napatay ng mga drug users na dapat hindi patayin? Dapat rehabilitate. 440 people. Ngayon, yung ba collateral damage ba yun? Yung ba yung sinasabi ni Senator Bato na shit happens? Yung ba shit happens lang ba yun? Abay, pambihira naman buhay ito. Ano ba ibig sabihin ng shit? Baka hindi niya alam ibig sabihin ng shit sa American expression. Mura yun Di ba? Shit happens? Ganun lang ba yun? You see that? So, ibig sabihin, kung walang accountable dito, ano mangyayari? Di ba? Sa amin, nais lang namin ang katotohanan mailabas dito. Oo, para makapagpagawa kami ng mga batas na hindi na maaari mangyari pa ang extra judicial killings. Nag-file na nga kami ng unang-unang bill tungkol dyan na making extra judicial killings a heinous crime. Yun na yung aming pinail Oo. Kaya bahala na po yung mga agencies po natin na mag-imbestiga. Dahil kami po, in aid of legislation yan. Masinabi ko na rin po, in aid of prosecution. Bakit po? We're not the one prosecuting. But we are telling
the prosecutors. We are telling DOJ, oh, yan na. Oh, naimbisigan na kami. Alam nyo na kung sino may kasalanan. Kayo na ang bahala mag-prosecute. Sapagkat kami, ito lang ang maaari namin gawin. Ano ang maganda din doon sa ano, no, briefly lang, ano, ang maganda sa nagiging investigation natin, we na-expedite po natin yung pagpapile ng mga cases ng ating pong executive department. Like for example, tung sa preservation assets na we recommended, no, na ma-preserve yung mga corporations like yung Empire 999, yung mga ganon, siyam yan. Na ngayon po, nag-issue na si Secretary Lucas Bersamin. And we are so happy that all the evidences that we have gathered have been submitted to them for their perusal. At nagkaroon po tayo ng positive reaction. Maraming salamat po. Sir, dun sa issue ng criminal cases, gagawin niyo rin yon? Magta-turn over din kayo ng documents? Oh yes, pag hiniling po ng DOJ that we can turn over the documents, we will do it. Anyway, sinabi ko na rin naman na DOJ is always watching the Quadcom. At talagang public naman lahat ang mga dokumentong ito. So they could be able to get that. Dahil kami naman, we cannot even prosecute eh. O talagang in aid of legislation lamang kami. So, commendatory lang kami. Para sabihin namin sa DOJ, itong lahat ng mga documents, kayo na bahala rito. What are you gonna do about this? So, isang maganda nangyari doon, nagkaroon na para siyang liaison officer dito. And lahat ng ginagawa namin directly, immediately are being taken action. Kaya lahat na expedite. Ito talaga ang katotohanan. Ito, para sa malaman po ng taong bayan. Willful killings to affected thousands of civilians. Oo, ha? Ang sabi nga po ng ICC, ang estimate ng napatay from 12,000 to 30,000 deaths between July 2016 and March 2019 alone. O sabihin na natin na maraming napatay na mga drug pushers. Sabihin na natin, kaya sabi ko kanina, ilan ba napatay na drug lords? Si Kerwin Espinosa na sinasabi po ng PIDEA na drug lord, nakakawala pa ngayon eh. Nakakapagtaka. Yung former administration, lahat na dismiss ang kaso eh. Ni Kevin Espinosa eh. Ang tanong ko, bakit? Sinabi ng PIDEA hanggang ngayon, nasa drug list pa ang pangalan ni Kerwin bilang drug lord. Ba't pa siya nakakawala? Kung talagang drug lord siya, huliin na siya. Bakit andun siya nakakawala? Napatay ba? Hindi. Sinong napapatay? Yung mga mahihirap na mga tao na ang sabi po ng iba, kaya kami naging drug pusher, pulis din ang nagbibigay ng drug sa amin. Nakausap ko ang isang tao, ang sabi niya sa akin ganito ha, karamihan po daw ng mga drug pushers, pulis ang nagbibigay ng drugs. So ano pong ibig sabihin nun? Di ba? Na alam natin na sinabi ng ating Pangulo na ako na lang, ako ang responsable. Huwag niyong pagbintangan ng mga kapulisan ko. Ba't niya minumura yung mga pulis? Ba't pinabayaan niya? Sino ba nag-utos na patayin? Shoot them dead. Sino ba nagsabi nun? Siyempre na-embolden ang mga kapulisan natin. O yun naman pala ang sabi ng leader natin, commander-in-chief pa natin yan, titirahin na natin to. May reward pa. So ang sinatanong ko, ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho, mahirap na tao ito, na kumikita sa drugs para makakain sila, anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Walang pagkakaiba eh. Thank you. Are you done with your questions, Tina? Okay, Elson Quismorio from Manila Bulletin. You're recognized. Hello po, Kongs. May we get your reaction po dun sa confirmation or admission po ni Pangulong Digong na meron po mga death squad
Tapos pinagtuturupan niyo po yung panya po yung mga retired generals na kasama yung mga yan. Just your reaction po. Well, katulad ng sinabi kanina ni Chairman Abante, no? Merong tayong batas, Republic Act 9851. Doon sa 9851 kasi, kinaklaro doon yung defining and yung mga penalizing, yung mga acts against international humanitarian law, genocide, saka yung crimes against humanity. At doon, meron din yung jurisdiction, jurisdiction, tapos yung mga local courts natin ang magte-take over. Will take cognizance on that, ano? At doon sa mga sinabi ng dating nating pangulo, admitting, ano, yung kitang-kita naman, klaro naman, di ba? I think, alam mo, hindi ko alam kung, well, alam natin si presidente mahilig siyang mag-joke. Sometimes hindi na natin alam kung ano yung katotohanan, kung ano yung mga jokes, ano yung tipong pinasasakaylan tayo. But being a former president and a president, I think it is incumbent upon the highest elected official to set the the tone, no, of being the top leader of the country. And sa puntong yun, medyo nag-fail tayo. Ngayon, yung mga tinura niya doon, this time, there must be responsible, and he must be responsible for it. And accordingly, pag binasa mo yung Section 8 ng Republic Act 9851, lumalabas din yung command responsibility ng mga superior. And him, being the superior of the land during his incumbency, he will take responsibility on Section 8 of Republic Act 9851. So, even yung binabanggit ni Chairman Abante about sa 9851, nung binasa ko rin kanina, nakalagay doon sa Section 15 that international laws and other laws will be the source of the courts under the jurisdiction of this country. So, ibig sabihin, pati yung mga Genocide Convention, yung Geneva Convention, and also the Hague Convention, and at yung convention doon sa rights of the children naka-fall under this. Kaya I think we need to use this Republic Act 9851 by the Department of Justice. Naman, kung sasagutin ko yan, ako'y nagpapasalamat sa ating former president na at least naging honest siya. Inamin niya kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS O ngayon, yung dating pangulo na nagsabi, meron. Nung mayor pa siya, meron. Eh, nung pangulo na siya, hindi pwedeng sabihin wala na yun Di ba? And that is binding on him. Yung kanyang admission in the Senate hearing. Oh. Sa akin po, yung sa, sinabi ko nga sa aking statement kanina, ito ay shocking normalization of brutality. Sana po nakita po ng ating mga kababayan ito. Ito ba ang nais natin na maging katulad po tayo ng Mexico? Maging katulad po tayo ng Colombia na sinusuportahan ng taong bayan yung mga drug lords sapagkat nagbibigay ng mga pera sa mga tao? Ganun po ba nais nating makita? Sana wag na po, tigilan na po natin itong extrajudicial killings na ito. Tigilan na po natin yung salitang pagpatay. Ibig sabihin, kahit na Senator Bato, sinabi niya, nagbibiro lamang ang Pangulo. Aba, masamang biro yun ha. Yung papatay ka, kung biro lang yun, masama mo biro yun. Kung halimbawa sabihin ko sa'yo, papatayin kita, tapos mamaya sabihin ko nagbibiro lang ako, natakot ka na. Di ba? Natakot ka na. Binibiro lang kita. Natakot na ako Traumatic na ako Tapos sasabing binibiro lang kita. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Thank you. Next questions from Earl Tobias from IBC 13. Good Congressman, good afternoon po. Earl po from IBC. Kung Benny, nasabi niyo kanina, balikan ko lang, sa halip na parang maging in sake of the truth, parang naging pagbabago ng katotohanan yung mga testimonya ng dating Pangulo, sir. Yun na din po ba yung treatment nyo doon sa nangyari, sir, na
a-admit niya na meron niyang death squad, tapos mamaya i-retract niya ulit pag nilinaw ng mga senador. Also sir, dito sa pagdinig kasi sa Quadcom, sinesentro niyo, nakita ng publiko na sinesentro sa yung mga EGK victims as biktima, pero sa pangulo sila ay collateral damage assessed. Sa akin, palagay ko hindi niya na masasabi yung nasa under oath siya, no? Nabi